Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon po panibagong araw at ritual na naman itong ibabahagi ko sa inyo. So guys, kayo ba ay mahilig gumawa ng mga pampaswerte? So itong ibabahagi kong pampaswerte sa inyo ay napakabisa po upang gumaan ang pasok ng pera sa inyo. So bago ko umpisahan ang video natin ito, disclaimer po muna sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong ritual o pampaswerte, paki-skip na lang po ang video ito at humanap kayo ng video na gusto nyo. At kung kayo naman po ay bago lang dito sa channel ko, huwag nyo na pong kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang tiny bell para maging updated kayo kapag may bagong videos ako na i-upload tulad ng ganito. So ngayon guys, ito lang yung kailangan natin dito sa ating pampaswerting ito. Kailangan po natin dito ng lalagyan at kutsara, syempre. Kasi panghalo natin to dun sa ating mga gagamitin. At kailangan po natin dito ay jar, maliit o malaking jar na ganyang kaliit na jar. So ito pong mga jar na ito ay mga lalagyan lamang ng mga palaman. So, pwedeng nyo po yung gamitin. Hugasan nyo lamang po mabuti at patuyuin siya. At kailangan, syempre, may takip yan. At kailangan din natin dito ng mga coins, kahit anong amount po, kahit anong currency ng coins, kahit nasa ang lugar ka, pwede mong gamitin yan. Halimbawa, nasa Pilipinas ka, meron kang mga dollar coins, pwede nyo yung gamitin. So, kailangan din natin dito ng Himalayan salt. So, ayan guys. Kailangan natin ito dahil mabisa itong pangtaboy ng kamalasan. At kailangan din natin dito ng bulak. So, para gumaan nga ang daloy ng pera sa atin. At kailangan din natin dito ng garlic powder. Kailangan din po natin dito ng cinnamon powder. Kailangan din po natin dito ng rosemary. Ito pong mga ito ay mabibili nyo sa palengke. Marami pong ganyan sa palengke. Kung wala naman po ay sa mga grocery store tulad ng Pure Gold. So ito guys, nabili ko lang to sa Pure Gold. At kailangan din natin dito ng dahon ng laurel. Durug o buo na dahon ng laurel, pwedeng-pwede nyo po yan gamitin dito sa gagawin yung ritual o pampaswerting ito. So ayan guys. So ito po ay meron ding tinda sa Pure Gold. So maghanap lang kayo dyan sa mga grocery store. Marami din po nito sa palengke. So guys, kapag kompleto na lahat ng kailangan nyo dito sa gagawin yung pampaswerting ito, humarap sa silangan at dyan nyo yan umpisahan para gumaan talaga ang pasok ng pera sa inyo. Para gumaan ang daloy ng pera sa inyo. So ganito lang guys ang inyong gagawin. Pwede po kayong gumamit ng jar na maliit, pwedeng malaki. So, isang kutsarang Himalayan salt. So, ito guys ay rock. Ayan. Medyo malalaki siya. Isang kutsara niyan. At yung ating rosemary ay isang kutsara din o mas marami pa. Depende sa inyo kung gano'ng karami ang gusto nyong ilagay. Kasi ito po ay napakagandang panghatak ng pera. Para din po siyang yung dahon ng laurel na maganda maghatak ng pera. So, ayan guys. Pagsasamasamahin nyo lang yan. At ito namang ating cinnamon powder, ganun din siya. Isang kutsara o mas marami, pwedeng-pwede. Kasi maganda rin ito sa mga ritual na ginagawa natin. So, ayan. At ito namang ating garlic powder, ganun din. Isang kutsara o mas marami, mas maganda. So, ayan guys. Guys. Ilagay nyo lang dyan. At ito ay paghahaluin ninyo. Ayan guys, paghahalu-haluin nyo lang siya, pagsasamasamahin nyo lang ganyan. So napakabango po ng amoy nito. Talagang hahatak ito ng swerte, lalong-lalo na pagdating sa pera. So ito guys, maganda rin ito pampaswerte sa negosyo. Ilagay mo lang sa may kaha ninyo at hayaan nyo siya doon na humatak ng maraming customer. So, ayan guys, kapag napaghalo nyo na, ilagay nyo na ngayon dito sa inyong jar na gagamitin. So, ayan guys, ginamitan ko na ng papel para hindi siya matapon kasi sayang naman kung matatapon lang. At ngayon, ilalagay nyo naman itong bulak dito sa ibabaw nito. At yung pera, kahit gaano po karami, pwede nyo yung gamitin. Wala pong bilang kung gaano karami yung perang inyong gagamitin dito sa ating ritual na ito. So, ayan guys. Lagyan natin siya ng maraming pera. Pwede pong punuin nyo.
Depende sa inyo kung gaano karami ang inyong ilalagay dyan. So, napakabisa po nitong panghatak ng swerte sa negosyo, panghatak ng maraming customer, at para gumaan ang pasok ng pera sa inyo. Natapos nyong ilagay ang pera niyan, lagyan nyo naman siya ng durog na dahon ng laurel. So, ayan guys. Ilagay nyo ang dahon ng laurel dyan dahil napakaganda po nitong panghatak ng pera. So, pwede po kayong gumamit. Kung wala kayong durog na dahon ng laurel, pwede po ang buo. So, ayan. Punuin nyo lamang po siya ng dahon ng laurel. So, ayan guys. At pagkatapos nyo itong gawin, ito ay hihihipan nyo ng 7 beses. So, humiling muna dito ng walang sana. At pagkatapos, hihipan ito ng 7 beses. At pagkatapos nyo hihipan, ipa-energize sa sinag ng araw. Ito po'y gagawin nyo Tuesday o Friday. Umaga po dapat 6:30 hanggang alas 8 ang magandang oras ng paggawa ng ganitong mga pampaswerte. At pagkatapos, ito'y ipa-energize nyo sa sinag ng araw kahit 30 minutes lamang po. So ito guys ay gagawin nyo ngayong first Tuesday ng buwan ng August kasi napakainam po na gawin nyo na ito upang gumaan naman ang pasok o daloy ng pera sa inyo. Guys, pag natapos namin yung itong ipa-energize sa sinag ng araw, takpan nyo na at ito po ay ilagay nyo sa kahan ninyo, sa ibabaw po, hindi sa mismong loob ng perahan ninyo. Kung meron po kayong altar sa inyong tindahan, pwede po ninyong ilagay ito sa inyong altar. Pwede rin po sa altar sa bahay kung wala naman kayong negosyo, doon nyo siya ilagay. So ganyan lamang po yan kasimple. Kung wala naman po kayong altar sa inyong bahay, ito po pwede nyong ilagay sa mataas na bahagi ng inyong tahanan. So, pwede po doon sa may cabinet ninyo or sa salas ninyo. Depende kung saan nyo siya ilalagay. Huwag lamang po sa kusina. So, pasensya na guys kung may mga naririnig kayong ingay. So, guys, ganyan lamang po kasimple itong ating pampaswerteng ito at ito po'y pangmatagalan na nating pampaswerte. So, para gumaan ang daloy ng pera sa atin, yung taong ito o ngayong buwang ito, ay gawin nyo po ito ng may lubusang paniniwala. So guys, lagi nyo pong tandaan na ang video natin ito ay gabay lamang at ang pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong ritual o pampaswerte na ating ginagawa. So lahat po ng bagay, pampaswerte man yan o hindi, dapat po samahan natin ito ng sipag at tiyaga at 100% na paniniwala para po ito'y tuluyang magbigay ng swerte sa atin. So yun lang guys, thank you for watching at sana may natutunan kayo sa video ng ito. Bye!